Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayne Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Mayne Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mayne at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang tanong ng sambayan ng mga netizens ano, kung nasaan nga ba talaga si Alden Richards kahapon. Kasi po meron po silang Zoom meeting pero wala po si Alden. Sabi po ng kanyang mga kasamahan, naka-off-cam daw po si Alden. Off-cam pero bakit? Kahit boses ni Alden wala, kahit pangalan ni Alden sa Zoom meeting nila, wala rin po. Nasaan kaya talaga siya? Tapos, kaninang umaga po, nasa sasakyan po siya, batay nga po sa kanyang IG story, at kani-kanina lamang po, no, kumpirmadong nag-start na rin po sila sa kanilang lock-in taping dahil tapos na po sila sa quarantine. Meron bang isang Alden Richards na sumaglit muna sa kanyang minamahal kahapon? Dahil start na ng taping nila ngayong araw, yan po yung mga tanong ng mga netizens. Sabi naman po sa inyo na sa official po na pagsisimula po ng kanilang taping, kami po ang kauna-unahang magbabahagi nito sa inyo. So ngayon po yung araw na yon, 15. Okay? Ano na naman po ba ito? No, may mga nag-post na naman po ng picture ni Mayne Mendoza na kasama po ang nanay ni Mr. Spotted at pinalalabas po nila na magkasama raw po sila. That was last May 22 kung hindi kami nagkakamali, no? Tapos ngayon, pinalalabas po nila na kasama raw po nitong si Mayne, si Mr. Spotted sa Baguio. Yun daw po yung pruweba, yung picture na raw pong yun. Yan ang mga lilinawin natin dahil ang hirap pong makatulog, no? Pag may mga bagay-bagay na nananatili sa ating isipan, na nananatiling question po. Sabi naman po sa inyo, ano man po mga latest na pangyayari kina Mayne at kay Alden, sagot pa rin po namin yan para po sa inyong araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagmamahal kina Mayne at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung lagi ka nga pong nanonood sa ating mga video update pero hindi ka naman naka-subscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Mayne at kay Alden. At lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Soy Empatica. Sabi niya, OMG, haven't they seen the music video of Wish I May? Oo nga po, doon pa lang sa music video, alam na. That video includes Alden hugging the pillow with Mayne's picture on it. And how can I forget? Well, they just used to play that song every hour in 2015 when I was still subscribed with GMA Pinoy TV. I even used this song as my sister's ringtone when I bought her a cell phone. With regards to Atayan family using Mayne's name on their dirty work, shame on them. And how does Atay expect to win the election if he's already tarnishing his own name? I guess stupidity runs in his low-life family. That's what I am talking about po, Miss Soy Empatica. Shame on their writers for making people think that it was for the other woman and not for Mayne Mendoza. Nakakagigil kasi tinutukoy pa rin talaga nila, talagang tinutukoy pa rin po nila na ibang babae daw po yung pinaglaanan ni Alden ng Wish I May na yan. At nakakagigil din dahil patuloy pa rin po nilang ginagamit ang pangalan ni Mayne kahit na sa mga pasugalan na tulad po ng ganyan. Sabi nga po nila, stupidity at finest. Thanks again for your comments po. At ang ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Vicky Ergiza. Ang sabi niya po rito, Mr. Pinas, ganun talaga yan. Yan ang sinasabi ko. Parang binenta ang pangalan ni Mayne kay Spotted ng management niya. Para malayang gamitin sa maling paraan. Wala tayong magagawa. Pumayag ang nanay Dab at kapatid, diba? Di ba nga, kasabwat din, mahirap ng makalaya si Mayne sa panggagamit ni Spotted. Trabaho nila yan at mga supporter niya. At di rin maganda ang trabaho, ipagdasal na lang siya at iba ang mga yan kahit masira ka.
Wala pa rin po kaming nakukuhang matibay na ebidensya na magtuturo po na may kinalaman po talaga ang miyembro ng kanyang pamilya sa mga pangyayaring ito. Pero agree po kami sa mga sinabi po ninyo, lalo na po sa parte po na ipagdasal po natin sila. Kasi kung sasabihan naman po natin sila ng mga masasakit at hindi magagandang salita, wala rin naman po tayong mapapalaroon na magkakasala pa tayo, di ba? Maraming salamat po sa inyo. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Jelaine Alpino. Sabi niya rito, grabe, mahiya naman kayo kay Maine at sa pamilya niya. Pati ba naman sa online sabong, nakakahiya na kayo para lang sumikat ang name mo? Bakit sa tingin mo ba pag ginamit mo si Maine? Dahil sa sobrang sikat at lakas sa tao eh, mananalo ka? Hindi, kasi kahit malakas si Maine, nasa tao yung iboboto. Kaya iboboto. Kaya tanggapin mo na hindi ka mananalo sa pinakita mo at ginawa mo. Kawawa ang mga taga QC kaya mag-isip-isip kayo. Dalawang epekto po ang nakuha nila Miss Jelaine Alpino. Una, ang paggamit po nila ng malaya no sa pangalan po ni Maine Mendoza kahit sa sabungan pa. At ang ikalawa naman po ay nalaman ng mga taga QC kung anong klaseng tao ang nanais pong manungkulan sa kanila. Hayaan po natin na ang mga taga QC ang magdesisyon. Alam natin na matatalino po sila. Lugar nila yan, hindi po nila pababayaan yan. God bless po and stay healthy po sa inyo. At ito na nga, kagabi pa po may mga nangangalampag sa amin at sinasabi nila na bakit kasama ni Maine itong nanay ni Mr. Spotted sa taping nila ng Maine Goals. Nang busisiin po namin ng aming team ano yung picture na pinagkakalat nila, natawa na lang po kami. Dahil lumang larawan na po yun, kung tama po ang aming pagkakaalala, nakita na po ito noong May 22, 2021 at April 2020. Ngayon, ang nag-post po nito at nagkakalat po na si Maine ay nasa Baguio at kasama po ang pamilya nila Mr. Spotted, ay masasabi po nating may motibo po talaga. No? May yung taong nagpakalat niyan, may motibo talaga. Kung ano ang kanyang motibo, hindi po natin alam. Ang alam lang po natin, ilang tulog na lang po ay October na. Magpa-file na ng candidacy at magsisimula na pong mangampanya. Kailangan nilang buhayin ang mga bagay-bagay na ganyan. Nasa inyo po kung magpapahulog po kayo sa kanilang mga bitag. At para naman sa sentro ng ating mga updates, muli nga pong hindi nagpahuli sa ating lahat si Alden Richards. Kahapon ba naman po, nagkaroon po sila ng Zoom meeting at sabi ng mga kasamahan niya, off-cam daw po si Alden. Pero kung off-cam, dapat may pangalan si Alden sa Zoom meeting nila. Pero wala eh. At wala din po kahit boses ni Alden. Umasa pa naman ang iba na makikita nila si Alden with baby playmats ulit no sa kanyang likod. Pero ang tanong, nasan si Alden kahapon? Ang daming nagsasabi na may isang Alden Richards na sumaglit po sa kanyang minamahal dahil ngayon daw po ang unang araw ng simula po ng kanilang lock-in taping kasi tapos na po sila sa quarantine nila. Sinundan pa po ng latest na IG story ni Alden Richards na siya po ay nasa kanyang sasakyan at may inumin po na gamit po ang baso ay Mobile Legends. At kapansin-pansin din po ang yellow face mask na nasa kotse niya na siyang kulay din po ng face mask ni Maine Mendoza na ipinost po niya kahapon. Kaya ang dami-dami pong naguguluhan. Again, kilala naman po natin si Alden, di ba? Hindi po talaga yan magpapahuli lalo na kung ninja moves na kapag ginusto nilang gawin ay gagawin po talaga nila, walang makakapigil. At ulitin na lang po natin ha, yung picture na sinasabi po nila na magkasama po ang nanay ni Mr. Spotted pati po si Maine, lumang-luma na po yun at wala po si Maine sa Baguio. Nakita naman po natin ang mga post po ni Maine na siya po ay nasa taping din po tulad po ni Alden, kaya wag niyo po siyang gambalain pa. Okay? Habang sila Alden naman po ay simula na rin po ng taping nila sa The World Between Us na sana ay matapos na rin po kaagad. Habang si Maine naman po ay nasa Lazada na naman, pinagpo-promote na naman po nila. Pero hindi po muna kami agad-agad na magtitiwala sa Lazada. Minsan na po tayong tinrider niyan nang palitan nila bigla si Maine kay Jasmine Curtis Smith. Doon pa lang, 'di ba? Maghihinala na po tayo na todo gamit sila sa promotion kay Maine Mendoza, tapos kapag may big event na po sila nakasama si Alden Richards, biglang sisipain si Maine Mendoza. 'Di ba? At yung sinong pinalit po nila si Jasmine Curtis Smith. Ano pong nangyari? Ano pong naging epekto nito? Ayun, Shopee ang nag-number one dahil marami pong nagalit sa Lazada sa ginawa po ng Lazada kay Maine Mendoza. Yun po yung katotohanan doon na hindi po natin mabubura kahit na bumabawi po ngayon ang Lazada kay Maine Mendoza. Nakita naman po natin kung ano-ano ng commercial ang pinagagawa nila kay Maine. Ngayon may Lazada Live pa po sila. Diba? At ang nakalagay pa nga dun sa hashtag nila ay last dab
Yun lang ginawang Aldab, di ba? So again, mahirap pong magtiwala sa Lazada, lalo't alam natin kung sino po ang CEO niyan. Diba? Again, kung may hindi ka nga nagustuhan sa mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon. Thank you.